Alam nyo ba guys, may nabili akong magandang e-bike or electric bicycle sa Pilipinas at hindi natin to alam. Ito ang Phoenix e-bicycle. Napakaliit pero napakaganda at napaka-power. Baka sasabihin nyo hindi yung maganda ha? Pwes, pakinig kayo. Meron tayong maliliit na 16-inch wheels. Ito ay isang hub motor na naglalaman ng isang electric or brushless electric motor. Powered by 36 volts, 30 ampere hours na lithium-ion battery. Front shocks, meron tayong headlight. Meron tayong front and rear disc brakes. Meron tayong battery na may main power at isusi po ito. So, may horn tayo. Meron tayong separate susian dito sa battery para marirelease natin to. Pwede nyo ding i-check ang battery level ng ating e-bike. So far, nalapit na tayong malulubat. Yung front and rear disc brakes niya, naka-cable, hindi po sa hydraulic. Single sprocket po tayo na may napakaliit na gear ratio. Alam nyo guys, isang padyako, 1 meter lang kanyang inaahon. Pero kailangan natin to para hindi masisira yung hub motor. Kasi dahil, bali parang pedal assist lang po siya. Hindi po siya fully electric, pero pedal assist. Meron tayong foldable na foot pedals and retractable step. So, ayan. Pwede nyo itong masustore sa likod ng isang Montero. Ayan. Alam nyo ba, sakto lang yung 250 watts na yan kasi pagpaahon, inaalayan po yan ng ating pedal. Sa inyo, mahina lang siguro 25 kilometers per hour pero sa lagay ng kondisyon ng ating mga roads na hindi kagaya nito sa Pilipinas, kailangan po natin maghinay-hinay. And saka guys, naka-tubeless pa tayo, front and rear. Medyo malit lang, hindi kaya mga malalaking lubak pero okay na okay siya. Kaya hinay-hinay lang guys and wala tayong rear suspension. So ingat-ingat lang. Kita natin ang indicator ng ating battery charge pero wala tayong speedometer. Ito po, may throttle po tayo sa likod. Kaso lang, pag dead stop, medyo nahihirapan yung motor at huwag yung gagawin yan, please. Kasi pag dead stop, ina-under yung motor, nahihirapan ng motor, nabibigatan. Dapat alalayan nyo from dead stop until meron kayong konting speed para hindi masisira agad yung ating hub or electric motor nito. At yung battery din. Kung mag-kick in siya, medyo pabigla yung kanyang jump eh. Hindi siya smooth transition. Hindi kagaya ng mga bikes na na-try ko. Plus, magaan lang siya mga 15 kilograms kaya hindi kayo mahihirapan kung paahon na. Also guys, naka-aloy ito. Magaan. Aloy po yan. Bike lane. Okay guys, napansin ko kung medyo patag, okay siya mabilis ang arangkada. Pero pag paakyat, hindi ganun kabilis. Pero dahil malakas ang torque niya, inaalayan natin yung kanyang motor. Kaya okay na okay pag paakyat. Na-try ko ito, mga 20 degrees paakyat, no? Ang slope nito. Dito, maximum speed is 25 kilometers per hour pag patag. So, ang problema lang, hindi ko na ito mabibili sa mga shops. Dahil wala nang stock eh.